Magandang araw po at magandang gabi sa nakakapanood sa gabi. It's AMV time na naman, Avoy Mix Videos. Maligayang araw po sa panonood dito sa Avoy Mix Video. Sa mga bago po dyan, pwede po kayong mag-subscribe. Dyan lang, pakiclick lang dyan sa ibaba at pakiclick din yung notification bell. So, balik po tayo dun sa dati nating in-upload. Ano? Ito po yung tungkol sa mga hayop. Yung tungkol sa aso at tungkol sa pusa, yung mga pagkain na bawal sa kanila. Balikan lang po natin konti yon kasi po may kinalaman din po sa mga hayop ang topic natin ngayon. Kung noon ay tungkol sa mga bawal na pagkain, ngayon naman po ay tungkol sa kung totoo bang nakakakita sila ng mga espiritu. Oo, kagaya ng mga napapanood natin sa mga ibang videos, nakikita nyo, kumakahul sila tapos biglang wala naman silang kinakahulan at natatakot sila. So nakikita kaya nila yung mga espiritong ligaw? So dito sa videong ito, makakapulot po tayo kahit kaunting aral at makikita natin at malalaman kung talagang nakakakita nga ba sila ng espirito. So wag na natin patagalin. Panoodin na po natin ang ating video. Ito na po. Sa ngayon po ay bibigyan nating daan ang kaalaman tungkol sa mga hayop. Kayo po ba ay may mga alagang hayop sa inyong bahay, kagaya ng aso at pusa? Kung ako po ang inyong tatanungin, ako po ay may alagang aso. At eto po siya. Sit! 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 Very good! At meron po akong alagang pusa. Yan po siya. Meron din po akong alagang isda. Kaya ako naman na itanong sa inyo kung kayo ay may mga alagang hayop at nasabi sa inyo kung ano yung mga alaga kong hayop ay dahil may sinasabi sila tungkol sa mga ito. At kung ano man yon, ito ay tungkol sa kung totoo bang nakakakita nga ba sila ng mga elemento na hindi nakikita ng tao. At ano naman itong mga elementong ito? Ito po ay ang mga anghel ng Diyos at ang mga espiritu na gumagala dito sa ating daigdig. May nabasa kasi akong isang article tungkol sa mga pusa na nagsasabi na kung ang amo niya raw ay may sakit, ang kanyang alagang pusa ay palaging nakabantay sa kanya. Makikita ito na nasa bintana o nasa pinto na nakaupo. Binabantayan daw di umano nito ang mga elemento o mga masasamang espiritu na maaring pumasok sa inyong bahay at may gawing masama doon sa taong may sakit. Hinaharang daw umano nito ang mga masasamang elemento na maaaring magpalubha sa sakit ng nag-aalaga sa kanya. At kung hindi na nito makayanan, ang pusa ang nagsasakripisyo at humahantong ito sa kanyang kamatayan. Kung totoo man o hindi ang kwento tungkol dyan ay hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ay kung totoo nga bang nakakakita sila ng mga masasamang espiritu o kaya naman ng mga anghel ng Diyos. At tungkol naman sa aso, sila daw po ay umaalulong pag nakakakita sila ng mga kaluluwa ng namatay na tao. Ngunit, take note po, wala pong kaluluwa ng tao na nagkalat dito sa daigdig. Pag ang tao po namatay, ang kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos. At ang kanyang kaluluwa ay may kinalalagyang lugar kung saan ito dapat. Ito po yung mga mundo ng mga patay. Ang kanila pong kaluluwa ay nahihimlay sa mundo ng mga patay at hindi na pinapayagan pang makabalik dito sa lupa kasama ng mga buhay. Kung naaalala nyo po ang kwento ng Mesiyas na ating Panginoon, may kwento po siya tungkol doon sa makasalanang mayaman na namatay. Gusto po sana ng masamang mayaman na namatay na bumalik dito sa lupa sa mundo ng mga buhay upang balaan ng kanyang mga kamag-anak at hindi na matulad sa kanya. Ngunit hindi na po siya pinayagan ng Diyos. Iyan po ang patunay na hindi kaluluwa ng namatay na tao ang nakikita.
ng mga asong umaalulong. Ang mga madalas pong umaalulong ay iyong mga wolf o yung mga Siberian Husky. Ayon sa pag-aaral po, pagka po sila ay umaalulong, ito po ay tinatawag na show of love. Umaalulong po sila kung may nahiwalay sa kanilang grupo o may nawala sa kanilang grupo. Ibig sabihin ay nalulungkot sila at ang ibang kasamahan na sumasabay ay nagpapakita ng pagdamay. Ngunit nakakakita nga ba sila ng mga espirito na hindi nakikita ng tao? Nakakakita nga ba ang mga hayop ng mga espirito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito na maaari nating maging basihan? Alamin natin ang totoong kwento ng isang uri ng hayop na tinatawag na asno. Ito po ay isang uri ng hayop na ginagamit ng tao upang sakyan sa kanyang paglalakbay. Halina't pakinggan ang naitalang kasaysayan tungkol sa asnong ito mula sa banal na kasulatan, ang Biblia. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin, kaya't pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit tatlong beses mo na akong pinapalo?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo?" "Hindi," sagot ni Balaam. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa rin tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit tatlong beses mo nang pinalo ang iyong asno?" "Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. Pangatlong beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan." Sinabi ni Balaam sa anghel, "Nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito." Sumagot ang anghel, "Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila." At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Ang kasaysayang maganda, ito na naitala ito sa Biblia ay nagpapatunay lamang na ang mga hayop ay nakakakita ng mga elemento na hindi naman nakikita ng mga tao, kagaya na lang ng mga espiritong nagkalat dito sa ating daigdig at maging ng mga anghel.
Hindi lang sila nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita at magkaroon ng sapat na pag-iisip upang makipagdialogo sa kanilang mga amo. Nakagaya ng sandaling pagkakataon na ibinigay sa asno. Maraming maraming salamat po. Ito po ang Avoy Mix Videos. Shout out po tayo. So, yun po, no? Maikli lang yung video, pero maganda, no? Nasagot niya yung tanong natin base doon sa sinasabi sa Biblia na totoo ang mga hayop ay talagang nakakakita ng tawag dito yung mga espiritu o yung tinatawag yung mga multo o mga ghost. Nakikita po nila yan, kaya malakas po kasi ang senses ng mga hayop. Kung ang tao ay merong tinatawag na 5 senses, maaaring sila ay may 6 senses. Ano? At saka hindi lang po yan ang nakakatuwa dito sa kwento na to, hindi lang basta nakikita. Ano? Dito sa kwentong ito ay pinagsalita ng Diyos yung asno. Ano? Pinagsalita o yung hinayaan ng Diyos na makapagsalita yung asno para makausap niya yung amo niya. Ito pong pangyayaring ito ay totoo po ito, at ito ay naitala sa Biblia. Diyan po, nakita niyo naman, binasa po natin, binasa po doon sa video at may verse po. Kung gusto niyo po ay tingnan niyo rin sa inyong mga Biblia. So, hanggang dito na lang po tayo. Sa susunod na video, magkita-kita po tayo ulit. Maraming maraming salamat po.